Di ko mapigilang umiti pag ika'y nakikita. Okay, so good day sa inyo lahat. Today, naisipan namin mag-vlog, diba? Di ko mapigilang umiti pag ika'y so right now, i-share namin sa inyo kung paano kayo makakatipid ng labor cost by painting the walls by yourselves. Okay, so madalas kasi lahat ng mga ginagawa namin ni Mrs. dito sa bahay, puro DIY. Like yung pagpipintura ng mga pader, ako like sa light fixtures, ako yung nag-repair. Minsan sa mga woodworks, ako na lang din yung gumagawa to save labor cost. Kasi mahal na yung ano ngayon, mahal na yung trabaho ngayon. At least, kahit pa paano makatipid tayo ng kaunti, di ba? Ayun naman talaga yung point natin, eh. Makasave tayo ng money. Para yung matitirang pera, yung masasave nating pera dun, maigagastos natin sa iba pang bagay na mahalaga rin. So kung mga bagay lang na simple, yung mga bagay lang na kayang-kaya natin gawin, so tayo na lang gumawa. Well, if you have money, di ba? Why not? Siyempre, makakatulong ka rin. Pero sa mga taong nagtitipid rin, gusto nila lang maging practical, so you can do it yourself. So, DIY lang tayo. So, kami ni Mrs. ganun. Sa mga bagay talaga na hindi naman talaga namin kaya or wala kaming alam, doon kami kumukuha ng tao para magtrabaho. Hindi pa kami nagsisimula, pinagpapawisan na ako. So, yung mga things to consider, and una-una, sa appearance mo, dapat yung mga susutin mo, eh, hindi mo panghihinayakan, okay? So, naka-jersey shorts lang ako, tapos t-shirt na white. So, anytime siyang matalsik ka ng pintura, okay lang. Kaya, gumamit ng long sleeves kung ayaw mo nang madumihan yung skin mo, so, yun. Pero kung cowboy ka, okay na yung t-shirt. Una-una gagamitin natin, latex. So, hindi ko na papakita yung brand. basta latex na paint, okay? Para talaga sa mga semento, sa mga smooth na finish, or kahit yung mga rough na finish, basta concrete. Tapos, pagkatapos mong pinturahan siya ng latex, ipinturahan mo na siya ng final coating na kung anong mga color yung napili mo. So, iba-iba kasi ng klase yung final coating. May semi-gloss, may gloss. So, pinaka-basic yun lang. Dalawa lang kailangan mong pintura. Yung iba, syempre, pag architect nung gumawa ng bahay mo, syempre, magkakaroon ka ng mga 3 hanggang 5 coating. Sino ka ba? Ano ang iyong lihim? So first, i-prepare muna natin yung cover niya para sa floor. Para yung mga spill ng mga pintura hindi kakalat masyado sa flooring, para pwede rin natin ilagay dyan yung mga paints, yung paint roller, tsaka yung painting tray. Okay? Okay, so ready muna natin yung paint roller. So meron naman siyang lock dito, na-open siya. So pwede mo siyang tanggalin pag lilinisin mo na siya. Okay? Next is yung painting tray natin. Next, yung pintura natin. So, minsan kasi nagsisettle yung paint. So, kailangan mo natin siya i-mix. Mix natin hanggang yung makita natin na yung mixture ng paint equal na siya. Tsaka yung texture ng paint, hindi na siya ganun ka-sticky. Okay, so dinagdagan namin ng mga karton sa gilid para sure talaga na yung spill hindi aabot sa flooring. As much as possible, konti lang. Tansyahin nyo lang na enough siya para sa gamitin nyo. Ay, hindi siya magsispill, hindi siya kakalat. Sa pagpipaint ng latex, hindi mo kailangan masyadong galingan. Kasi ano lang naman siya, bale, first coat lang naman siya. Yun talagang kailangan mong pag-ingatan
dapat equal talaga yung distribution is yung final coating. Pero most of the paints naman talaga, less hassle siya. Hindi siya kailangan, hindi mo kailangan maging pro na pro para mag-produce ng magandang outcome. So don't worry if the paint touches the ceiling, kasi pipintura mo rin naman yung ceiling ng white. Though ibang type ng pintura, pero same pa rin yung color white. So okay lang kahit matouch niya yung ceiling. So pag mga corners na, bawa ganito, ibabalik ka rin mo lang yung paint roller para makukuha niya yung corner. Moments later. So guys, pagdating naman sa lower part, gamitan nyo na lang ng paintbrush. Then, gamit kayo ng karton para masangga yung pintura. Para hindi siya magtuloy-tuloy sa floor. Day 2. Okay guys, so day 2 na. Pangalawang araw ng pagpipintura. So far, ito pa yung natapos namin. So yan. Yun. Pansin niyo yung kanto na nandun sa kisame. Yun yung mga sobra ng roller, ng paint roller. Tapos yung space na yan, na wala pang pintura. Same principle din yung gagawin nyo. Gamitan nyo lang rin ng paintbrush. Yan. Okay, pagkatapos mong pinturahan na yung wall ng latex, yun yung primer niya. Ready mo na yung color paint mo. Ito yung napili ko. Tawag sa color na to, Fondi Rosa. Parang in between lang siya ng dirty white tsaka ng apricot na color. So hindi siya masyadong matapang yung color niya. A few moments later. Okay, so halfway na kami. So ito yung tsura pag Fondi Rosa yung paint. Yan. So lagay natin ang comparison dun sa ano. Okay, yan. So yan, yun yung itsura niya. So hindi siya ganun ka-dark. And hindi naman siya, hindi rin siya boring tingnan. Okay? So yan yung Fondi Rosa na paint. Tapos ito si Renz, pamangkin ko. Wala na, hindi na kaya ni Mrs. Kaya patulong na kami kay pamangkin. 1 minute 37 seconds later. Ma, unsa may imong ikasulti sa pintura?
maayo na mo mamintal na patuloy na sa akin dapat niya mamintal sa mga hotel niya mga pag-inuman. Pang hotel na daw yung skills namin. Mother-in-law si Mama Rosalina. Hi Ma. Hi. Nakitaan ka sa ano ma, tibuok kalibutan garon. Ang sabi mo ikasulti sa kalibutan. Ang kalibutan, pirti ng inita. Kadaot na pagkutan ka. Ang natalang na laos na. Ay, okay. Kaya niyong mother in law. May bilabid, Mama Rosalina. So, sa kisami naman, flat wall enamel yung gagamitin natin. Actually, ginamit ko na. ito yung resulta niya. So, dalawang klase kasi yung ano eh, yung enamel na pangkahoy. Yung una, flat wall, tapos yung isa, quick dry. So, huwag kayong magkakamaling gamitin yun. Kasi pag naunan yung gamitin yung quick dry enamel, para lang siyang sisipsipin ng kahoy. Hindi siya magiging coated, white coated talaga. Parang ganito yung mangyayari pag inuna mo yung enamel. Yan. Ito yung una kong experience na pagpipintura dito eh. So, dinaretso ko siya. Quick dry enamel agad yung ginamit ko. Ngayon yung nangyayari, parang sinipsip lang ng kahoy yung, ano, yung pintura. So, dapat flat wall enamel muna. Pagkatapos yan, kung gusto mo pang glossy finish, yun na yung quick dry enamel. Ang price range is nasa 640. Doon naglalaro. 620 to 640. Doon naglalaro yung price niya. Depende siguro sa location. Sa amin kasi, isla to eh. Medyo may kamahalan eh. Patong yung mga presyo kasi may price. So, yan. So, malapit na. Halfway through. Layo pa pala. Okay guys, so dyan nagtatapos ang ating DIY segment for today. So I hope may mga natutunan kayo, may mga napulot kayong konting aral, konting kalaman. And you can comment down below kung may mga suggestions pa kayo, kung ano pa yung ideas nyo for DIY. So sa mga small repairs sa bahay na pwede natin gawin. Actually, wala talaga akong plano sa mga content ko. Like, I don't have an exact plan. Kung ano lang yung meron na kong nakita na may matututunan at may i-share sa inyo, eh, yun lang yung pinaglalaanan ko ng time. So, sana sa susunod may makita ulit akong opportunities na pwede kong ma-share sa inyo. And please like, comment, and subscribe. Okay? Maraming salamat.